guys! So, ito ang aming party ng aming revelations. Yes. Yung sa convo reveal. Ayan, so itutuloy namin. Andun na tayo sa part na getting to know each other and ang daily doings namin. Yes. Daily doings is yung everyday routine ko. Ano ginagawa namin ito? Sama na yung Bardagulan. Siyempre, alam nyo na yun. So, minsan, simula nung nagkakilala na kami talaga, like, super deep na yung pagsama namin. Ano na, parang normal na sa amin yung parang, alam mo yun, yung hindi mo naman dapat role, pero ginagawa na namin para sa isa't isa, which is parang, tulupay na mag-jowa. Talaga yung ano, no kiss, ha? Yung ano lang, yung mga, ano lang, gisingin kita, ganun ko, itong pagkain mo, ganun na kami ngayon. May ganung factor na nangyayari. So, dati kasi, ang lagi nung nagigising sa akin si Tabby, kasi nung una kong punta dito, napunta agad ako sa PM shift, tapos ikaw, ako, PM ako nun, AM ako, AM siya kasi ginigising niya ako ng 8 AM. Tapos nung ito na nagpapagising ako sa kanya kahit magkaiba na yung shift namin, ako yung AM shift ngayon. Tapos siya yung naging mid shift. So, kailangan ako yung unang gumigising. Pero dahil gusto kong magpagising sa kanya, siya nagigising sa akin. Tapos pag meron naman siyang important na gagawin, ako naman nagigising sa kanya. Ganun, na parang nagpapantayan lang talaga kami. So, hindi kami nagpapatalo sa isa't isa. Hindi namin. Pero in a good way sa effort side. Hindi sa mga bagay na ano. Yung away namin, kung ano lang nakikita niyo sa live, yun lang yun. Tapos after that, parang balik to the ano. Hindi pa naman tayo nag-away ng away talaga. Ano eh. Yes. Puro ganun lang eh. Open forum lang. Ay, actually, di naman away yun eh. Ah, hindi yan. Prangkahan lang yung sa open forum. Tapos, yun nga, parang, ano na, bawian kami sa effort. Tapos yung, halimbawa, kumain tayo. Tapos, nag-aagawan pa tayo sa plato. Totoo, nag-aagawan kami sa plato. Para ilagay sa lababo. Ganun. Oo. Akin na ako na maglalagay. Hindi ako na. Pero ngayon, ang nangyayari, pagka kung sino na unang kumuha, siya naman mamaya. Ganun na. Parang normal na sa amin na parang hindi na kailangan na ini-inform namin yung isa't isa na dapat ganito. Gawin mo ganyan. Which is yun yung napag-usapan ng open forum. Which is yun nga naman. Tama rin yung sinabi ko na hindi mamadaliin. Kasi tignan mo, hindi nga namin minadali. Though na-stop lahat nung sa open forum, inayos namin yung flow, which is eto na yung result ngayon. Na parang hindi na kailangan i-inform na. Kailangan ganito gawin mo kasi ayaw ko nang ganyan. Kasi lesson learned. Automatic mong malalaman yung mga kagustuhan niyo sa isa't isa pag kinilala niyo isa't isa at hindi niyo minadali yung mga bagay-bagay. Kasi nung time na nag-open forum, sinabi ko sa kanya na ano, pag may ayaw ka, sabihin mo lang sa akin ganyan. Kasi nga, nung sa open forum, sabi niya, hindi daw ako nag-ask ng permission mo. Na pwede bang ganito, ganyan, ganun. Tapos ngayon, wala na. Kahit ano na lang, ano na, video na. Okay na. Kasi yun nga, nakikilala namin yung isa't isa. Na mas pa ngayon. parang ako na nun ako nun eh. Kasi nung una talaga guys, nung time na pinansin na niya ako after open forum, feeling ko talaga, parang forward lang lahat sa kanya. Parang feeling ko, scripted lang, bumabawi lang siya sa nangyari ng open forum, ganyan. Kaya parang sabi ko, sige, so parang sasabayan ko na lang na ganito, ganyan. Hanggang sa one time, biglang after ng secret bar, parang nag-open up siya sa akin. Tapos mga ilang araw na yon na nag-open up kami sa isa't isa, parang lumalalim na. Tapos na-open up ko yung about sa akin, tapos na-open up niya yung about sa kanya, mga ganong, ano. Tapos, kumbaga, siguro kinagabihan or kinabukasan, nag-ask ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi pala ako nagtanong, nagsalita muna ako sa kanya. Sabi ko, natatakot ako, sabi ko, baka mamaya, bumabawi ka lang sa akin, baka mamaya scripted lang pala lahat. Na forward lang lahat na ginagawa. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya gano'n. Ano yun? Hindi, basta ba? Sabi niya gano'n. Parang, sabi niya,
hindi naman daw siya magiging ganun sa akin. Kung hindi siya na-attach sa akin, ganyan. So, ayun. Kasi sabi niya na-attach na daw siya. Tapos sabi ko, hindi naman ako magiging ganito sa'yo. Kung ano, like parang sabi ko kasi pinapoint out ko lagi sa kanya na ayoko siyang saktan. Mm-hmm. Kaya kung sasaktan ko lang siya, sana hindi ko na lang tinuloy kung ano yung ginagawa ko sa kanya. Or nung time na nagsistart pa lang. Kaya hindi ko rin pinush yung sa amin like din before. Kasi knowing na bisexual ako, mas kaya kong pinata yung babae. Hindi naman sa kaya. I mean, mas lamang yung respeto ko sa babae. Which is ayokong makasakit ng babae. Knowing na babae rin ako. Kaya ayokong ma-feel nung kahit na sinong babae ko ano yung mga na-feel ko before. So, yun. Maingat ako sa lahat ng gawain ko sa kanya. Inexplain ko yun sa kanya. Nasabi ko, nakita niyo rin yun sa open forum na sinasabi ko sa kanya na may respeto ako sa kanya and ayoko siyang masaktan. Ayoko masaktan yung feelings niya or whatever. Kung ano man yun. So, ayoko siya saktan. So, yun, parang iniingat ako siya sa lahat ng bagay. Na pagka, eto kasi, aminin natin, may pagka-childish din sa mga, ano eh, na parang hindi niya iniisip muna yung kakalabas. So, ang role ko dito, lagi, ako yung umaawat sa kanya. Napag-isipan muna natin, ganito, ganyan, ganyan, bago tayo may gawin. O, diba, naaawat naman din. Which is, ano, kaya ko rin siya, ano, isa yun sa nagustuhan ko sa kanya. Marunong siyang makinig, and wala siyang sariling gut. Pagka meron siyang gut feeling, mag-explain lang ako, maintindihan na rin niya. Gano'n naman kasi dapat para mag-work rin. Kailangan nagkakaintindihan and inaalam yung side niya sa isa't isa. Kahit anong gawin niyo. Kuwari ito, sabihin niya mag-o-ocho-ocho siya. So sabihin ko, oh baka maano ka ganito ganyan. Makikinig naman siya. Gano'n lang yun. Oh. Ikaw rin. Ha? Hindi. Wala akong masabi kasi wala, parang ang bilis ng panahon na parang kailan lang nag-open forum tapos ngayon parang sobrang comfortable ko na ulit. Baka mamaya mag-open forum na noon dahil sobrang comfortable ko na. Katakot na eh. Takot ako eh. Baka mamaya kailan sobrang naging comfortable magpatawag na noon ng open forum. Sa tingin mo, mangyayari pa yun ulit sa ginagawa natin ngayon? Siyempre, feeling ko hindi mo talaga. Kasi naman eh, malalim na eh. Kaso siyempre, kailangan talaga hindi mo na madali yung mga bago. Pero, ayun. Basta sabi ko lang, may camera kasi. Andito na kami sa point na sobrang iniintindi namin yung isa't isa and marami pa kaming bagay na kini-clear talaga. Siyempre, hindi naman madaling pumasok sa isang relasyon na hindi clear lahat. Siyempre, gusto ko pagka papasok kami sa ganong bagay, ganong sitwasyon. Kailangan as in talagang clear, walang ganito, walang ganyan. Which is wala naman talaga. I mean, wala naman akong girlfriend. And wala rin naman tong girlfriend. And boyfriend. Kasi hindi talaga this ako nag-boyfriend. This is boy kasi, di ba? Kasi hindi talaga eh. Ayaw ko talaga ng boy. So, wala akong ibang iintindihin sa akin. Kundi yung mga ex-girlfriends lang. So, sa boy, wala. Girlfriend lang talaga. So, ayan yung getting to know each other kami. And then, tsaka ito pa. Bukod sa getting to know, yun nangyari niya sa amin yun. Sa akin, na side ko, tapos side mo. Ano, sa side ko, pagka medyo nawawala na siya sa mata ko, naanap ko na siya. Anyway, ito tinuwan ako. Tapos sabi ko, Pabi, Pabi, asan ka? Tapos pagka hindi ko na siya nakita, boo! Ewan ko, napapraniyo. Partidan, dito lang kami sa loob lahat. Dati, hindi ko naman siya hinahanap. Wala ka dyan. Tinitiis ko yun. Tapos so, ngayon, parang after pag 15 minutes or 10 minutes na siyang hindi nagpapakita sa akin, hinapin ko na siya. Ngayon, isang ilang segundo lang, wala siya sa mata ko. Asan kaya yun? ganun din naman ako, tsaka ano eh, tsaka tawag dito. Parang masanay namin kasi ako araw-araw siyang kasama. Kahit hindi ko siya katabi matulog.
kumbaga bumabawi kami sa sopa. Sinagalok po niya sa sopa. Ganyan kami doon. Kasi syempre, nakakamiss, namimiss ko siya eh. Namiss ko yung amoy niya. Ayun, parang amoy na lang niya yung hinahanap ko, ganyan. Parang, nasanay ako sa amoy niya. Parang, alam mo yun, parang pagka naamoy ko siya, gusto kong matulog, gusto kong magpahinga, gusto kong, alam mo yung rest lang, tapos umuulan, tapos hug ko lang siya, tapos kain kami, ganun. Diba, tulog, kain, ganyan. Sabay nga kami tataba. Basta ayun, parang nasanay na ako na nandito siya lagi, sa tabi ko. And sana, pagkalabas namin, ganito, and sana may much better pa na mangyari. And syempre, dahil sa inyo, mga kasbinatics, eh, mas lalo kami nagiging solid. And that's why we don't rush things, kasi ayaw namin kayo saktan. And hindi, kung sa side naman namin dalawa, sa akin, ayokong mag-go with the flow na nandito lang kami sa loob. Kasi first of all, nagkakilala kami dito sa loob. So gusto ko makilala namin pa yung isa't isa sa labas. Which is ginagawa naman na namin yun. Unti-unti. Pagka may off kami. Ayun. Ginagawa na namin unti-unti. Well, actually, wala talaga sa plano ko kung solo artist lang talaga ako dito as a solo influencer or content creator. Wala sa plano kong lumabas or mag-day off. Pero sa kanya nag-go off. Ganun talaga pagka kasi na-ano ka na, na-attach ka na sa tao. Talaga ganun. Wala eh. Ako din. Ako pumasok din ako dito. Di naman ako naghahanap ng love team. Diba? Puro third wheel nga ako ng pala-amber. Eh pumasok ka, hindi napigilan. Nakupid. Pero si wala. Si Cupid o kaya yan. Maraming salamat. Si, actually, si Jordyn talaga yung nag... di ba? Bisiship kita eh. Kasi... Sabi, ay, doon na yun. Nahiya na ako. Pagpasok na ito, wala na ako masabi. And ayun, ano pa ba? So yun, getting to know each other. And getting to know each other. And that's the daily routine namin dalawa. And nagtutulungan kami sa vlog and sa lahat. Which is, ano na kami? Kasby teaming na talaga kami sa lahat ng bagay ngayon. Mm-hmm. That's the good news. Kumu live. Yan. Sa mga contents, ganyan. Ayan, nagtutulungan na kami. Ganyan. Tapos sa... Pero kasi dapat kung gusto nyo magka-partner, humanap ka ng mga kakatulong mo sa pagtatrabaho. Hindi yung babawalan. Hindi yung not just love lang. Oo. Kailangan win-workout nyo parehas. Meron kasing mag-partner na yung partner mo, may ganit-ganit yung gusto. Tapos hindi mo siya ka-vibe. Same vibes. Hindi mo siya same vibes. Tapos parang pag may gagawin ka, hindi okay sa kanya. Yung mga ganun. Diba? So, okay na rin na dito tayo nagkakilala sa lab. Tapos kilala rin na lang natin mabuti. Isa't isa sa labas. So, yun. Nagawa naman na namin. Kaya meron na kami promise ko. Yes. Ano kaya susunod? Proposal ring. So, yun. Abangan nyo na lang mga susunod namin na vlog. So, I-comment nyo guys. Pwede pa namin tulagyan ng part 4. Kasi, pinaplano namin ni Bubu twice. A week, mag-vlog. So, pwede yung... Mag-suggest kayo. Pwede yung... Ito, yung deep talks namin. Deep talks with Kasby. Tapos, every... Yung second vlog na ipopost naman namin is parang vlog for the whole, talk mansion. Ayun, guys. So, thank you so much sa mga umaabang dyan. Lalo na ang Big Boss and Baby Boss. Thank you so much. Sa mga nagdrop din ng... mga gifts or personal gifts or kahit na ano pa yung ayuda nyo sa amin. Thank you so much. At hindi kami magsasama magbigay ng ayuda sa inyo. Yeah. Yes, thank you guys. And don't forget to like, share, subscribe. Yes. My channel and also click the notification bell. My Bubu's channel. Lagyan nyo na lang dyan. And syempre, don't forget to click the notification bell para mas mag-i-updated pa kayo sa mga susunod niyang vlog. Namin. So, bye guys! Thank you for watching.